Ate Malu, sila Ate Edna, yung kanyang grupo ay nagalaw. At kami po ay... kayo tumalaw. Opo, tumalaw, dinalaw namin kayo. At kami po ay magsisend ng amin pong blessing ng Global po sa inyong pong bagong assignment. Ano po, nais po parating ng Global, and behalf of Global, na kami po ay nagagalak sa bagong assignment po na pinagkaloob, sapagkat nabanggit ko nga po kay Pastor Willia at saka kay Bishop na totoo na ang Panginoon talaga ay napakabuti, sapagkat batid ng Panginoon yung laman ng ating puso ng bawat isa sa atin. Hindi man tayo magsalita, pero ito po ay pinarating natin sa God in His perfect time. Ito po ay talagang ipinagkakaloob niya sa atin. So, kaya po kami po ay nandito ang buong leader. Ito po ang buong leader ng IRN Global, Harvester Church. Hindi ko na po maiisa-isa kilala. Kilala na ang iba. Opo, meron po kami mga bago na nai-add, pero sooner po or later, ito po ay makikilala natin. At siya kami po ay merong munting ihahandog para sa iyo. Ilabas ang bulaklak. Ready? Ito po. Opo. Para kayo naman sakit. Ito po. Opo. Itak. Asa na yung bulaklak na kami? Guys, po namin ibigay dyan. Ayan. Yeah. Yeah. Para sa'yo. Picture. Ayan. 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 Ganun daw. Okay. One, two. Ayan. Okay. Nakuha naman si Ate. Ayan. Salamat po. Salamat po si Chairman. Sige po. Mamay. Ano to, Victoria? Salamat po. Maraming salamat sa mga taga Global. Ayan. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat sa iyo. Sana po hindi yan malagtano mo. Nalagyan mo agad ng sunroof. Opo, opo. Meron din po kami dyan sa lahat na cake para sa iyo. Ilabas sa iyo. Para matamis. Para matamis. Wow. Wow. Ay, tag-represent talaga yan ka. Ayan. Ay, ano? Ang ganda naman. Ati Mark. Ang ganda naman. Pag-ganyan po bang harap? Pag-ganyan po. Oo, na ano pala yan eh. Sino pa yung pinagsama ko ng cake? Umusog na yung cake! Bakit nakasanglas ka, Tinina? Tanggal mo yun! It's our eyes! It's our eyes! Ay, maraming salamat po! Talagang napakatamis ng inyong pagbibig. Opo, opo. Napakatamis ng cake na to. Ayan. Thank you po! Salamat po! Okay. Ang ganda naman ng cake. Opo. My flower, my cake. Priya, pakihalap mo. Priya, pakihalap mo. Picture niya. Moment niya yan. Moment niya yan. Sige lang. Para ma-picturean ka. Dito ka na. Parang ulo-sulo kayo, no? Sige, one, two. Ako sunod. Okay. One, two, three, smile. Salamat po. One more, one, two, three. Ikaw din, chairman, doon ka. Okay, ayaw lang ba? Ay, salamat si Ate Pretty muna. O, sige. Ako sunod. Samantalay na natin. O, sama ka doon, te. Ako? O, samantalay muna tayo. Himalay. Yan. Ang speech si chairman at hindi na matapos-tapos. Tapusin natin si chairman. Dito po. Diyan. Sa buong ministry na church na ipapasimula. Punta kayo doon dito. Nais po namin na magbahagi ng Bible verse. Okay. Ang bawat isa po sa amin. May inanta po kaming Bible verse at yun po ay bibigkasin ng akin pong mga kapatid. So unahin natin, Sam. Ikaw na mauna, Sam. Pinahanap. Sam Maniago. Pinahanap. Lapit-lapit ka dito. Dito ka. Lapit po dito na. Bakit nga may tao. Sige. Yak. Ate. Thank you. Yak. God bless mo sa ano mo ha. Sa inasahin sa iyo ni Lord. Sana. Grow and smile. Happy natin na always God natin yung life. Amen. Para sa karangalan mo. So, ito po yung verse na may video niya na po. So, James 1 verse 12.
test is the one who is civil under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Amen. Salamat sa crown of life. Praise the Lord. Amen. Thank you, Ate Kat. Ate Magi. Ang blouse at tip. Ang bag akin yan. Pag-uwi. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be faithful to you. The Lord turn His face upon you and be faithful to you. Thank you. Picture mo na. Picture. Picture. Ayan. Praise God. Ano, napaka-ikse. Nasa Proverbs 1:7, laging sinasabi, di ko ba, na the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Oh. Amen. Na talagang napaka-ano, yung pagkatakot sa Panginoon. Ayun, yes. Talaga ang Wisdom and understanding. Thank you, Ate. God bless you. Picture. God bless. Okay. Ang tagal nung ano. Daming camera woman dito. Violet. Jack, ang verse ko po para sa'yo is 2 Thessalonians 3:16. Now may the Lord of peace Himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with you, be with all of you. Thank you, Jack. Okay, God bless you, Lynn. Picture. God bless Lynn. Ako naman. Wala, biglang ganun eh. Ito naman para sa'yo. Tumangin ka sa kanila. Hi! Malabo ang aking mata. Sa Lucas 14:23, sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at apilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Amen. Divine naman talaga sa kalaga para sa Amen. Amen. Salamat. Ang ganda. Picture. Ah, okay. Kasi nakakalabas na kayo. May sugo si Ate Eva. Yes. Ito. Okay. Ito po yung verse na napili ko. Yung sa Revelation chapter 7 verse 9. After this I looked and behold, a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands. Amen. Salamat, Ate. Picture. Sabihin kay Ate ni Ate Eva, picture. Thank you. One more. Yeah. Sino sa nagbibidyo dyan? Pero taken na. Ang verse ko po para sa inyo ngayon, Jack, is makikita ito sa 1 Thessalonians 3:12, nang sabi po ay, and may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all as we do for you. Yun na po. God bless po. Okay, picture. God bless you. Please, God bless. Ay, si Ate Norma. Ay, ikaw ba yan? Opo. Sinisigaw ko na pangalan ko. As ang bigay ko sa yung memory verse. Oo. Psalm 112:6-7. For the righteous will never be moved. Amen. He will be remembered forever. Amen. He is not afraid of bad news. Amen. His heart is firm, trusting in the Lord. Amen. Thank you. Salamat. Picture. God bless. God bless. Picture. Sobra namang ting ano yan. Sobrang lapit naman yun. Lapit yan. Guys, sa akin ito. Jack, para. Sabi niya, Jack, sa 3. Sa Proverbs 3:5, sabi niya, kayawe magtiwala, basta mo naman dyan, buong puso at kaluluwa, at kung sumasangguni sa sariling karunungan. Okay. Jack, God bless sa iyong bagong journey. I love you, Jack. God bless picture. Mo. Picture. Ako po ay nasa, para po ito sa lahat, yung Acts 12:24, na ang salita ng Diyos ay nag-i-increase at nag-multiplied. Kaya kung anong lumalabas ng salita na Diyos sa bibig ng bawat kapatiran, alam ko nag-i-increase at nag-multiplied. At yan po ang panalangin ko sa inyo, Jack, at sa lahat po ng ating mga kapatiran. Lagi mong tandaan, kaya ako nandito. Amen. God bless you, Jack. Picture. Yung muta ba? Hindi, ako bahala. Ay, ambot! Maayo na lang nag-fish mag ako ilong ba? Nagkura mag-slot? Hindi naman ba na? Hindi. Overlay ko kasi yan. Nasa baba ko lagay.
ako chak ang lagi sinasabi Bilbil, let us rejoice and be glad. Amen. At yung verse Jack na ina ko sa'yo kagaya lo ng sa mentor namin kanina is be strong. Nasa Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. God bless you, Jack. Salamat. Salamat siya. Picture. Napaka-sexy nyo ko. Ito sa akin na, Jack. Napaka-sexy. Sa unang Thessalonica 3:12. Naway pagsaganain at pag umapawi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Sa isa't isa, Jack. At sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Amen. Amen. Picture. Ako po, mayroon po ako sa 1 Corinthians 3:7. Napakasimple nito, Jack, pero ito po yung talagang pinangahawakan natin kapag tayo po ay nagpapaumpisa ng atin pong lesya, katulad po ng assignment na naiatang sa inyo po ng Panginoon. Yan po talaga ay galing sa God at talagang ano natin. Nakalagay po, so neither the one who plants nor the one who waters is anything but only God who makes things grow. Amen. Ayan, praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Mga kapatid, salamat po. Sige, makinig po tayo dito muli. Makinig po tayo muli dito. Ayan. Sige, dito nakalang. Jack? Okay. Katulad po ng naipahayag ni Ate Julie na kami ay mag-re-release ng blessing sa inyo po, ano? Katulad po ng aming ginawa dito na ang bawat isa po ay nakiisa talaga at pumunta dito sapagkat nagagalak po kami na ikaw ay ma-send off sa bago pong assignment. Parang at ang IRM Global Harvesters Church po ay kaisa sa panalangin, unang-una po sa panalangin na support na maaari naming maibigay sa inyo. Yun po ang number one namin na magagawa, yun pong panalangin. At kasama po sa blessing na ibinigay at alam ko po nabanggit sa ina Ate Julie, na saan mang lugar sa Hong Kong, ay ito po ay maaari na nating missionin. Opo, ang Causeway Bay, maging ang Admiralty o kung saan man pong lugar. Sapagkat ito po ay inilagay sa puso ng bawat isa din sa amin. Bagaman, mayroon pong naging request. Subalit, ito po ay naniniwala po ako na ipinaunawa sa amin ng banal na espiritu. At ito po ay kasabay ng blessing, ng biyaya na ibababa namin, ibibigay namin sa inyo ngayon as a grupo. And Jack, on behalf of IRM Global, ano man po yung mga naging pagkukulang at naging, sabihin na natin, mga naging pagkakamali natin before, ihinihingi po namin ng sorry, ihinihingi po namin ng kapatawaran sapagkat ang bawat sitwasyon po talaga ay hindi natin hawak, bagaman ang maganda po sa Panginoon ay talagang ipinapaunawa sa atin yung mali na ginagawa natin ano po, at yung mga bagay na hindi natin control ay control ng banal na espiritu. Ang dapat lang po talaga ay nagpapasakop tayo sa banal na espiritu. Kaya masasabi po namin, Jack, na ito yung tamang panahon. Alam ko po na pinlano ito ng God not only to send you as ano yung assignment sa iyo, kundi para magkaroon po ng muling pagbabago. Amen. Na maumpisahan po natin ito ng maayos na, sa ating pong mga puso. Bagaman may mga bagay na talaga, Jack, ihingi namin ng pasensya sa iyo. Nang sorry po, kami po ay mag-ask ng forgiveness at hinihingi rin po namin sa Panginoon na may mga pagkakataon na nagiging matigas yung mga puso. Ano po, bagaman ito po ay talagang tinitreasure natin na perfect time ng God para sa atin. Kami po, Jack, ay talagang bukal po sa aming kalooban ang pagpunta po namin dito. Hindi po kami pinilit, hindi po kami out of obligation, no? Kami po ay talaga nag-usap-usap na sama-sama kami, unity na pupunta sa inyo at magpapahayag ng amin pong ano sa loobin at ng amin pong suporta sa iyo sa prayer, maging sa mga Bible verses po. Opo, opo. At maging si Ate Julie po ay nagparating din na ang sabi po niya, ito po yung personal talaga yung i-message sa akin at gusto ko iparating sa iyo na kung ikaw naman daw po ay nasaktan niya. Ihingi ko daw siya ng tawad sa iyo at sapagkat wala raw po siya dito at sabi niya sa akin niya represent po. Sabi ko, sige po, with all my heart, akin po yung nagawa. Kaya, Jack,
Salamat sa iyong buhay. Lagi mo pong tandaan na yung ginawa mo sa global ay hindi po namin yun nakakalimutan. Hindi namin yun inuumit. Yun po lamang ay talagang itreasure namin na talagang nakapagturo ka sa amin. Hindi, katulad nga sabi ko, hindi nga lang talaga natin din control yung sitwasyon na pagka talagang kumbaga na off track tayo. Pero ganun pa man, lagi tayong nilalagay ng Panginoon lagi sa ano sa tamang landas. Chairman, na on track. Opo. Bagaman po, bigyan natin si Jack nito. Ako na yung flower. Tapos pala, regaluhan natin si Jack na nga yun. Naman lagi mo. Masa na ako magkabulaklak eh. Wala mo magdodonate ng tempo. Yun po, tsaka iti-treasure namin, yung tinuro mo, kung matatandaan mo, ikaw po ay naging teacher namin. At ikaw po ay maraming na ituro sa amin. Personal man, or sa Biblia, sa salita ng Diyos, ikaw po ay nakapagturo sa amin. Kung kaya po, sisikapin namin, Jack, na talagang sa prayer at gagawin po namin na maisama namin. I am Redeemer and Master Evangelical Church Hong Kong. Yan po si Ate, si Jack Mirna dito. I am Redeemer and Master Evangelical Church Hong Kong. Ayan po, palapakan po natin ang Panginoon. Praise God. Opo, yung term ng kanyang pangalan. Opo. At, tayo po, kahit na po tayo magkakahiwalay dahil meron po tayong kanya-kanyang assignment, pagbubuklo rin tayo ng Panginoon, Spirit, and then sa prayer. Amen? Amen. So, ayan po, Jack, hihingin naman namin ang iyong speech. Hindi pwede. Dapat meron din. Salamin, umiiyak na yan kaya nagsalamin. Alam mo, Jack, mas maganda yung nakamata-mata, Jack, iba yung mata sa mata, Jack. Psychology. Umiiyak na kasi siya kaya nagsalamin. Hindi. Ayan, mga kapatid, makinig tayo. Ito, maganda na. Ano, maraming salamat sa inyong lahat. Parang nagdibo pa lang si Jack. Oo, parang nagdibo ko. Hindi. Sabi doon, may isang... Sabi, we are not on the same ship. Sabi, we are not on the same ship. But we are on the same storm. Parang katulad ngayon, ang storm natin ngayon, yung pandemic na to. Parang magkakaiba tayo ng barko na kinalalagyan o sinasakyan. But we have an assurance that we have one anchor. At ang anchor natin na yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yun lang yung natin. Parang sinabi din ni Ate Julie na sa kanya ay nagrema na sabi, di ba? Sabi dun, kung may talata na gusto ko na pasimulan din at yakapin din na talata ay yung talatang Acts 9:31 ng ating obispo. Kasi dun ako tinawag sa panahon niya. Tapos yung talata dun sabi dun, at ang mga iglesia sa Samaria, Judea at Galilea, di ba sabi ng ganoon, ay lumago sila, sabi, nagpatuloy sila na mapayapa. Ang unang katangian sabi dun, mapayapa, matatag. Tapos ano pang sabi? Namumuhay ayon sa banal na espiritu, lumalakad ayon sa banal na espiritu, at ang sabi dun sa uli ay sila ay lumalago, nagmumultiply. So ang dalangin ko, yun din yung talata na pangahawakan ng Irmec Hong Kong, at yun din ang talata na nanais ko din na iwanan sa global, na totoo na tunay na maging maibigin tayo sa kapayapaan. Pag mapayapa ay merong katatagan, kaya nangyayari yung dalawang iyon dahil sila ay namumuhay ayon sa banal na espiritu. At ang sabi doon ay lumalago sila. May katiyakan ng paglago pag nahandoon yung mga katangiang nauna. Kapag namumuhay sa banal na espiritu, may katiyakan na mangyayari yung paglago ng bawat isa. So yun yung sabi, we are not on the same ship, but we are on the same storms. Sabi, we have only one anchor and that is Jesus Christ. Ang dalangin ko doon, hindi ako nanghihinayang o hindi ako nagre-regret. Parang alam ko naman kasi, tinitignan ko sa mga darating na panahon na, di ba? Tatlo tayo dito ngayon sa Hong Kong. Ang Awakening, ang Global, at itong Irmec na to, na darating talaga ang time, palakasin natin, patatagin natin ang bawat isa. Tapos, magsasama-sama tayo sa isang gawain kasi papakita natin na na matatag tayo, lumalago tayo, nagkakaisa tayo, pinapatnubayan tayo ng Holy Spirit. So yun yung desire ng puso natin na sa darating na panahon, magkakasama tayo, hindi matatapos ang taon, magkakasama tayo. Parang konting parang konting kirot lang na parang yung
alam ko dyan, nagpapasalamat ako dun sa mga kapatiran na lihim na umiibig. Alam nyo kung sino sila. Yung may lihim na pag-ibig sa akin. Ganon. Yung iba man, may lihim na simpatya. Parang ganon. Hindi na nagsasalita, Jack. Oo, ganon. Mga lihim na ano. lihim na pag-ibig, lihim na simpatya. Ganon. Parang nanginayang lang din ako dun sa time na parang hindi ako nabigyan ng chance na mahalin ko kayo. Kasi parang iba na agad yung dating ko, parang ganon. Siguro pagkukulang ko din, dahil iba rin talaga siguro ang dating ko sa inyo. So, pero ganun pa man, katulad ng nangyari kay Joseph, sabi ay, ginamit ng Lord yung mga difficulties ay mga pagkakataon na yun para patuloy tayong ihanda sa gawain at patuloy tayong patatagin. Sabi doon nun, di ba, dalawa yung anak ni Joseph, si Ephraim at saka si Manasseh. Lagi ito ang panuntunan ko sa ministry, sabi kay Ephraim. Ang ibig sabihin ng Manasseh, the Lord made me forget all my sufferings. Tapos si Ephraim naman, ang ibig sabihin, the Lord blessed me in the land of suffering. So ganun din sa atin, pag may sufferings, pag may mga ano, ang Diyos din, kasi ang pangako ng God yun sa kanila. Sabi, ang kapayapaan ang iniiwan sa kanila, ito kayang paang tulad ng binibigyan. Sa libutan, sabi kong gusto din din, na magkaroon tayo ng kapayapaan, sabi ay, salamat sa mga talata na lahat ay ginagawin niyo. Ang gaganda na talagang ang buhay natin, sabi ko nga kanina dun sa the triumphant entry, tumatagumpay, napagpas mo sa inyo. Alam mo yung hospital. Iba yung aso, pinalagay siya para magamit siya. Ang business ko ng hospital. At ang sabi, bakit aso? Kasi nagsisignify siyo na ang dumating, hindi nakakabayo, na ang gala ay war, kundi ang gala ay kapayapaan. Yun yung ano, paamuan, kapayapaan. So yung sinisignify siya. So sabi, mayroon mga bagay na kailangan talagang sa atin para totally magamit tayo matagumpay. Sabi doon sa kalata ay marami daw ang nagpuri sa Panginoon, marami ang nagpuri sa Panginoon. At ang sabi, sa buong mundo, maraming sumunod sa ating Panginoon sa Kristo. So hindi yung desire ng puso namin na ano, na mamuhay tayong lagi na ano. Parang, ang sabi ko sa kanila, ano, halimbawa na may mayroong mga pagkakataon, halimbawa na, anong kulay ang gusto natin? Lahat iba-ibang kulay. Sabi ko, gagawin lang natin uli ay mag-pray. Tapos, pagkatapos natin mag-pray, at nagbutuhan ulit tayo kung anong kulay yung gusto natin. Pag napagkaisahan yung kulay na yun, lahat yung titake natin na nanggaling din sa Lord. So, yun yung design ng puso ko na ganun din tayo sa atin. Kasi pag nagtanong tayo sa Lord, sa Holy Spirit, kahit kailan, kahit minsan, hindi tayo mamamali o hindi tayo imamali. So, salamat sa Panginoon. Appreciate ko po ang pupunta nyo dito at see you po sa mga darating na mga gawain. See you. Mga kapatid, maasahan nyo po sa global at nais kong iwanan ito na wala ni isang man, at binalik ko lang po sa ating Marilyn na kasama ko po sa meeting eh. Pero yung minamalik niya yung video. Ganun niya po. Ate siya, ang English ko natin ay kahit ang ating 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 hindi ko naman ko bilang magbaba. Hindi ko pwede maaaring ako, tumunta ka doon, ganyan. Eh, tsaka ito na, tasabit lang kami eh. Pag may mga ganun kapakataon po, huwag po kayong magdaramdam. Pwede ko po ba yun na i-ano sa inyo? Na huwag po kayo, bala, hapon naman, hapon po ang aming gawain dito. Hapon, alauna po lagi ang aming worship at the park. So, yun po, keep in touch po at gawin natin na open yung ating communication para walang mga pangit na mga, parang mas maganda na tayong magkakapatid, inaagapan natin lahat ng bagay. Huwag nating hayaan na parang umano, lumawa. Siguro po communication. Open lang. Communication at communication. Opo. Yun lang po. Para magkaroon ng unawa. Oo. Salamat po ha. Lagi niyo po kami isama sa panalangin. Opo. Maraming salamat. Ako din po ay humingi ng paumanhin. Kung si Jack po ay medyo matapang sa inyo, medyo istrikto, o sabi ng iba masama ugali, ano na yun? Sabi ko, maldita, di ba? Ganon, patawarin niyo po ako mga kapatid. Tinatawad na kita, char. Sorry po mga kapatid. Kami po ay nagre-re-re. O, yun po, wala po tayo ano. Salamat sa Lord, salamat po sa Panginoon. Opo, sige po. Jack! Hihilingin namin na ano, meron po akong mga in-assign na magpipray sa panalangin, tapos ikaw na po ang sa closing ng panalangin. Sa ati Weng. Si Weng. Ganda po lang. Pagaya nung kanyang iniwan, yun din ang binigay sa akin ng Holy Spirit. Sinasaklo. Siguro
Alam po kayo mga kapatid. Sige, tingalo. Dito tayo. Kasi magpipray tayo. Kapatid, tayo po ay sama makiayon po sa panalangin. Pipray po natin si Jack Mena. Mag-release po tayo ng blessing sa kanya. Kung ano po yung binitawan niya kaninang salita noon sa Acts 9:31. Ganun din po yung ipinahayag ng Panginoon sa amin na ibabalik ho namin sa iyo, Jack, yung Acts 9:31. Salamat sa Diyos kasi nagkaisa ho tayo sa Espiritu. Dahil alam ko po na ang Diyos po ay kumikilos sa atin na hindi niya po tayo pinababayaan. Hindi niya hahayaan na yung emosyon natin ang laging nangunguna. Ano po, ang napakabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa Acts 31, "Then the church throughout Judea, Galilee, Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened, living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit. It increased in numbers." Amen po. Manalangin po tayo. Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Ama. Kinikilala ho namin, Lord, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Even Lord, sa buhay ni Jack Mena, Father, Lord. Kiniklaim ho namin itong salita na ito, Father God, Lord. That Lord, kami magpapatuloy. We have peace, Lord, sa tatlong churches na iyan, Father God, Lord. That you will strengthen us and you will build us, Father God, Lord. Na kami magpapatuloy sa iyo. Turuan mo kami, Ama, na mangunguna, Ama Lord, sa kapayapaan, Father God, ng bawat isa sa amin. Manaig po sa amin, O God, ang pagmamahal sa bawat isa, Father God. Lagi mong i-correct, itama ang aming kaisipan at ang aming puso, Ama. Santong Espiritu, hinihiling ho namin na samahan niyo kami lagi. Lord, may time ho kung may iba ang aming nararamdaman, iba ang aming pag-iisip, Father God, Lord, sa aming kapwa. You are the God of heaven, Father God, Lord, na magkukorek sa amin. Convict us, O God, Lord. You, Holy Spirit, you will convict us, O God. Ikayo po, Father God, Lord, yung magkukorek. Wala ho iba, Father God, na magkukorek sa amin, kundi kayo lamang, Father. Kaya, Ama, amin po, Father God, Lord, itinataas sa iyo si Jack Mena, Father God, Lord, na pagpalain niyo po siya, Lord, sa panibagong pagkatawag sa kanya. Alam ko, hindi ho kayo nagkakamali, Father God, Lord. At kami, Ama, ginagalang ho namin, Ama, Lord. At kami nagpupuri, Ama, Lord, sa iyong pagkatawag kay Jack Mena, Father God. Salamat sa buhay niya. Patuloy niyo po siyang pagpalain, Father God. At I know, God, Lord, marami pa pong darating, Father God, Lord, na blessing para sa kanya, katulad sa iyong salita. Sa Acts 12, Father God, Lord, na kayo nagsasabi, Father God, Lord, that your word will increase and multiply in Jesus' name. Kaya, Ama, Lord, pinagpipray po namin, Lord, yung group ni Jack Mena, Father God. We are the same, Father God, katulad ng sinabi niya. We are the same, Father God. Hindi kayo magkakaiba ng boat. We are the same storm, but we have one anchor, Father God, Lord. And we thank you for that, O God, Lord. Hallelujah. Urabaya shakataraba babahandaraba kataraya siyahandaya. Hallelujah. Yes, O Lord, sa pangalawa sa Acts 9:31, Panginoon, nakalagay po doon, Panginoon, na ang pagkatakot sa iyo, Panginoon, ay siyang panimula ng karunungan, Panginoon. At Lord, doon din po, Panginoon, nagsisimula ang mga mananampalataya, Panginoon, na kapag may pagkatakot sa iyo, Panginoon, ay nag-i-increase ang aming karunungan, nag-i-increase ang aming pag-ibig sa kapwa, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang pag-uumpisa ni Jack Mena, Panginoon. Lord, hinihingi namin sa iyo, Panginoon, na ang pagkatakot sa iyo, Panginoon, ay siyang manaig, Panginoon, sa grupo, Panginoon, na kanyang itatatag, Panginoon. At sinabi mo nga na ikaw ang kami ang manggagawa mo, pero ikaw ang nagpapalago sa gawain ng Panginoon. At Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Jack Mena, Panginoon. Ang sabi, hindi ito aksidente, pero ito talaga ay kalooban mo. May purpose ka, Panginoon, para sa buhay niya. In Jesus' name, amen. Ama, salamat, Panginoon, sa buhay ng aming kamanggagawa na ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, tinataas po namin si Jasmine na, Panginoon, na patuloy na kayo po ang gagawa at ikilos sa kanya, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa kanyang ministeryo, Panginoon. Banal na Espiritu, we acknowledge you, Panginoon. Lord,
puspusin mo nga po siya ng banal na espiritu, ng kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Bigyan mo nga po siya ng karunungan, Panginoon, nagmumula sa iyo. Bigyan mo nga po, Panginoon, ng katatagan ng loob, Panginoon, lalo sa ministeryo ang ipinagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, sa pasimula, Panginoon, ay mahirap, pero kasama ka po niya, Panginoon. Father God, patuloy na kayo po ang siyang magpalago, Panginoon, sa kanyang i-establish, Panginoon, na gawain, Panginoon. Sasamahan mo, Panginoon, si Jack Mirna, Panginoon, sa kanyang gawain, Panginoon. Father God, patuloy, Panginoon, na itataas po namin, maging Panginoon, yung mga kasamahan niya, amen. Panginoon. Yes, patuloy, God. Panginoon, na buklurin mo nga po ng tali ng iyong pag-ibig, God. Panginoon. Yes, samahan mo nga po sila, amen. Panginoon. Father God, we release the blessing of blessing, Panginoon, blessing. Na nagmumula sa inyo. Ano yung certificate, Jack? Pwede po bang tawagin sa la, Jack? Kasi may bibigay tayong souvenir sa kanila. Ito yung, ito po ay certificate of attendance. Wala po yung complete. Ah, yung dati po. Wala yung complete. Okay. Ito po yung 5-week challenge natin, yung reset. Focus reset. Ah, okay. Ay, salamat. Ate Edna, meron ka dito. Oh. Ate Edna? Kasama po yan ito. Si Bernadette. Tawagin mo, Jack. Tawagin mo. Tapos, bibigyan mo ibibigyan na. Ito po, kasi diba, yung focus reset natin, yes, merong, pagka ang tawag to incomplete attendance lang, kasi isa o dalawa, tatlo lang na naka-attend. Pag complete po, 5 Sundays na natapos niya yung lessons. Okay. Natawagan ko po para makilala din ng mga taga-global, si Ate Bernadette Margos. Yes! Si Ate Bernadette po ay talagang leading ng IRM, taga Kunan kita ng picture na. Isabella! Kunan kita ng picture. Ano po yan siya? Ate Bernadette, Okay. Si Ate Natreyes, nasa June 1 to. Si Ate Raquel Reyes, taga Cubang Mandi, Bulacan. Yan po yung pamangkin ni Bishop. Ano yan yung 5-week challenge yan? At sumunod ay si Ate Cherry Dalisa.